Kuya Brooks, magandang umaga. Ay, magandang umaga din, Kaling of Dam. Parang ang saya-saya mo ngayon, Kuya Brooks, ha? Opo, dahil magandang resulta doon sa aming ginagawa. Alam na siguro yon yung binigay ni Kuya Val na nakaatang sa atin at kumuha ko ng dalawa na magagaling, na masisipag, ang tinatawag ko naming Kikiki. Ayan, sino yun? Ang Kikiki ko sino yon? Kailong, papa mo. Kachabi. Sino yun? Si Kapronde. Kapronde. Kung tawagin namin nung una, Kachan. Kachan. Si Kapandax. Sino yung Kapandax? Si Kuya Ridmo. Kayong tatlo ang tandem. Tatlo. Salamat po sa sumusuporta po doon at sila po ay napasaya po namin sila at sila po ay natutuwa naman po sa amin. Kalingap dan. Yun. Maganda rin pa yung nakikita ko sa channel mo na may mga nanonood na sa ginagawa niyong pagpipintura ng ano, ng bahay. Pa, meron pa isang balita na nagpapasaya sa'yo na lumabas na ang bagong bunso. Bunsong kapatid namin ay, ni Hana. Oo, tama ka dyan, Kalingap Dan. At sobrang saya kasi kung ano yung magsisixteen na ako. Tsaka naman, biro mo, Kalingap Dan, 15 years, akala ko naman, 15 years kami nagsama ni Tita Elena mo. Akala ko hindi na kami magkakaanak. Dapat noon pa, pero yung 15 years na yan, inasahan ko na wala na talaga. Pero, ayan, biglang nagkaroon, ako ay niniwala na blessing yun sa kapatid mo na si Brooklyn Alimion Matubang. Kailan namin makikita yun pa? Dilima Matubang. Brooklyn Alimion Dilima Matubang. Yun. Saan pala ano pa na nakuha ang pangalan niya? Yung Brooklyn, natandaan mo na mayroon kang isang vlog kung anong gusto ipangalan. Opo. At mas marami majority yung Brooklyn. Brooklyn. Yung Alim yun, galing kay tita mo, si Inday Guapa. So tita na lang kasi mas matanda naman sa'yo yun. And then, kasing, halos kasi edad ko lang din yun naman. So siya yung nagbigay ng pangalan na Alim yun. Pero maganda pa. Ano ibig sabihin nun? Ayun. Ang ibig sabihin nun, mabango, maalimuyak. Yan. Yun po ay salitang Bisaya sa nagagaling sa Leyte. Wow. Si Tagaliti po siya, Samar, yung si Inday Guapa. Kaya salamat Inday Guapa na yung tiwala mo kay Kuya Brooks hanggang ngayon. Isang taon na siya nag-sponsor. So hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. At Kalingap Dan, siya yung nagbigay ng lote para sa papa mo at kay Tita Elena mo at higit sa lahat para kay Brooklyn Alimion. Siya patuloy pa rin pa ang pag-suporta sa ni Inday Guapa? Patuloy pa rin siya. Pa rin. Kaya salamat ng marami. Sobra ang tiwala niya sa papa mo. Kaya nung nakita niya yung siguro, dahil ako ay yung pagkatao ko, yung may prinsipyo, may alam niya yon, yun nakikita niya sa ugali niya nung si kabataan. Wow. Kabataan pa namin, yung kabataan niya. Kasi mas matanda sa akin siya ng kahit siya ng mga 4 years. So ano pakiramdam pa na lumabas ng successful at healthy si unang Brooklyn? Unang-una, thank you kay Lord dahil normal lahat, pati ang panganak ni Tita Elena mo at ang baby at lahat na ngayon. Masaya ka pa? Opo, masaya ko ngayon. Opo, ngayon, nandun pa sa hospital dahil medyo di pa sa naka-recover. Siyempre, patuloy tayo mag-pray. At Kalingap Dan, sobrang saya ni Papa mo. At ikaw, naramdaman ko na masaya ka din. At si Hana. Opo, masaya din po siya. Na sinasabi ko, meron kayong kapatid sa ama na ang pangalan ay Brooklyn Alimion. Pinakita ko kay Hana yung video na sinend mo sa akin. Pinakita ko at natuwa siya. Gusto pa niyang tuwan-tuwa siya. Gusto pa kanya, mayroon pa bang ibang picture? Singkit daw at maputi. Malakas ang dugo pa. Malakas ang dugo ni Papa mo kasi maputi. Kumbaga, yung Chinese blood ni Lola Hilis mo, parang ganun din yun sa nasa Lola Hilis mo, ang Lolo Dimitrio mo, Lolo Dimit mo, maitim din yun. Brown. Hindi naman as in maitim. Pero lahat ng anak ni Lola Hilis mo, mapuputi kami.
Diba? Nakita mo yun? Opo. So, congrats sa'yo, Kuya Bro. Oy, thank you. Thank you sa pag-imita mo sa akin na ayan mga Kalingap, salamat sa mga panalangin nyo, sa panganak ni Elena, ng aking partner, at tanong lang kita, Kalingap Dan. Sa tingin mo ba, matutuwa ba si mama mo, Jema, dun sa aming anak ni Tita Elena mo, na alam naman niya na bago ako nag-asawa, ako ay nagpaalam sa inyong tatlo, at willing naman din siya dahil hindi na kami magkakaintindi at magkakabalikan. Noong time na yun. Mm. So tingin ko naman pa, di ba, ilan matagal na talaga kayong ano, maayos na naghiwalay. Maayos naman yung relasyon nyo ngayon. Mm. Tingin ko para kay mama, kung ano man yung dumating or mangyari sa inyo ni Tita Elena, tanggap niya na. Okay. At ano na siya doon, parang masaya naman na siya sa nangyari ngayon siguro pa na nagkaanak kayo. Ayun. Tanggap naman siguro yun ni mama. Ako. Sa bagay, tama yung sinabi mo. Super bait ang mama mo. Mm. Super bait, wala din ako masabi dyan. Dahil lang sa minsan, bilang mag-asawa, bago pa lang hanggang tumatakbo yung panahon, yung taon. So, doon na lumalabas yung ugali sa bawat isa. Kaya hindi maiwasan hanggang napuno na. So, ako naman, nakakaunawa naman ako. So, ganun talaga ang buhay. So, payo ko naman sa'yo, sisingit ko na lang. Pag ikaw ng kapamilya, ito na nga, nakita naman ng karamihan kung sino yung love mo, sino yung mapakasama mo. So, dumadaan kayo sa ganung sitwasyon. So I pray na nawa na hindi ahantong sa paghihiwalay. Kasi parang nakikita ko sa buhay mo sa yung bang sumunod doon sa yapak ng tatay. I mean, ito nga si Kuya Brooks na naging vlogger, ikaw yung nauna sa akin, pero itong buhay na hahatakin mo, tatatahakin mo, ay sana huwag mangyari na nangyari sa mama mo. Na siyempre, ito, tandaan mo to, pag may problema kayo, nag-aaway kayo, huwag hayaang magkahiwalay kayo. Kasi, sayang ang pinagsamahan. So, na-realize ko yan, huli na. Mm-hmm. Diba, anak? So, yan si Mel, wala akong masabi. Kung meron man sa ugali na napapansin mo, normal yan sa lalaki o sa babae. Normal yan sa babae, kahit sa lalaki. Kung ikaw magdadala, dahil ikaw yung padre di pamilya. So, isipin mo yung aking payo na pag nag-away kayo, isa sa inyo, merong papumbaba. So, kailan ka babalik ng ano yan, ng Manila pa, para makita at makasama na si ano, Brooklyn? Linggo ng hapon, magsasabay kami ni Ka-Pronde, luluwas ng Manila. Kasi luluwas din siya, sasabay na ako. Okay. Opo, so, yun po yun. Pagdating ko doon, ako na lang makita si Baby Brooklyn na alin yun. Ang bunso yung kapatid sa ama. Sana makita namin ni Hana yan sa madaling panahon, no? Sure. Kailan mo ipapakita yan pa sa mga ano supporters at viewers ng Kalingap? Siguro pagka nandun ako mag-live ako. Ipapakita mo na. Ipapakita natin. No? Para naman kasi alam naman, ay, ito pa good news dahil maraming gustong maging ninang. Wow! So, karamihan sa mga supporters ng Kalingap at mga karamihan ay OFW. Wow, edi ano, ang daming gustong ano, mag-sponsor at sumuporta. Opo, isa na si Inday Guapa, number one. Wow. Ninang, yan. Yun ang nakakatuwa dahil thank you sa mga suporta nyo kahit sa aking baby, namin ni Elena, si Baby Brooklyn Alimion. Daming nagmamahal sa inyo agad pa. Wow. Thank you at nagpasalamat din ako sa iyo dahil hindi ka nagbabago dito sa trabaho mo at patuloy ka pa rin napakumbaba. Kaya kita inimbita pumunta dito pa kasi meron lang gusto ibigay na regalo. Kanino? Eh Brooklyn, sa bago namin kapatidinay. Talaga, galing naman. Ano na to, pantagtag sa ano? Sa panggastos na doon ni ano. Kay Brooklyn, alin yun? Ito, para sa ano to? Sa kay Tita Elena mag-in. Opo, ikaw nang bahala dito, basta ito regalo mo to para kay Brooklyn sa bagong kapatid namin. Ito ang 10,000. Mga Kalingap, hindi ko akalain talaga namang napakabait ni Kuya Daniel. Kumbaga, ako na nakita ko yung kanyang
balitan na yung pagiging pangalang pamilya ko at nagkaanak ko ako doon sa tita Elena niya at ayan, na-appreciate niya po at ito nakita ko sa kanyang mukha na masaya po siya na meron siyang kapatid na isa. Kasi akala namin yung puso namin si Hana lang. Ayan, so kapag alala dahil dito titira si Brooklyn Alenon. So madalas kong kasama. Pati si tita Elena. Oh, dahil doon sa binigay ni ano ni Inday Guapa na lupa. Eh ang ano ba bahay ginatayo na ba? Baka next month maumpisa na. Ayan. Salamat din kay ano kay Star Migo na nagbigay ng pagdagdag doon sa Hello Block Cemento. Ayan, salamat at natuwa din po si Inday. Ayan. Pag ano din ako dyan pa mag-share ng konti pag ano maganda ang sahod. Ay sige po. Oh, sige, ano, okay, thank you. Mga limang Hello Blocks. Pero mga kalingap dahil po naging posible na makapagbigay ako ng mga ganitong ano alaga sa mga natutulungan natin pati kay Papa kasi sa mga suporta niyo po. Yeah. Nakakapag-ipon tayo at nakakatulong din po. Kaya salamat po sa suporta niyo mga kalingap. Kay Guapa, maraming salamat din po sa tulong na binibigay niyo kay Kuya Brooks at sa pamilya niya. Sana po huwag kayo magsawa sa kabaitan niyo po. Salamat po sa inyong God bless po. Ayan. Ayan, kalingap. Dan, na-miss kita, kaya pahag. Pakilala mo na lang ako kaya ano pa, kay Brooklyn. Ay, siyempre! Pakilala mo kami na ano. Iyan ako yan. Pakilala so, mga kalingap, ayun po. Sa totoo lang, mga kalingap, miss ko din to. Kasi habang doon lumalaki, hindi naman totally sila yung bata pa, hiwalay na kami. Hindi pa siya lumalaki na. Kaya lagi ko siyang ginaganon. Pagka magaan ko siya, oh, mahina ang kain ito. Puro laro. O, alam niya kasi pag ginaganon ko, di ba tatanda mo yun? Natatanda ko ba yun na gano'n? Tapos si Hana. Yun po, yun po aking ano sa kalila. Kasi pagkabagang, anong ginagawa mo? Panaylaro, tika lang, mali yun. Pakain, kumain ka ng tama. Pinapakain ka ng mama mo, kumain ka. And then, marami po ko natutunan, marami po siyang, ako madami ako natutunan sa habang lumalaki kasi, ano, parang tinagawa mo kami maging alerto. Yung tipong kunyari, nakasakay tayo sa jeep. Tapos biglang makikita na nga ikaw, naglalakad na sa labas. Pero nakalain ako sa'yo, nakikiramdam ako. Parang gusto mo maging alerto kami para habang lumalaki kami ganun. Kaya na-apply ko naman ang ganun. Sa anak ko, ganun din ang babae o lalaki man. Ngayon, sa SM ba, naalala mo yung sa SM, iniwang kita minsan doon sa, isa beses doon sa sila. Tapos, pag ano mo, wala na ako, nanunok sa labas, inantay kita. Di mo na, di mo na alala. Hindi na, maliit pa yata. Pero ang galing niya. Imbis na umiyak, pumunta doon sa guard at tinanong siya ng guard, pero doon ako sa likod ng guard, hindi niya alam. Itatago-tago ako. Kung paano siya, mag-isa na lang, anong gagawin niya? Magaling, matalino talaga. Bakit? Pumunta sa guard, tawang guard, hindi siya doon sa ano? Doon sa information ba yun? Opo. Sa information para tanungin siya, sino kasama mo? Okay. Tapos, hindi niya alam na doon ako nakatingin ng gano'n. Nung sinabi niya ng gano'n, pero doon siya umiyak. Tapos parang iba siyang ano, diskarte. Yung sa kantin dati sa Pasig, yung sa tita niya, yung pauntin na gano'n, pag apaka mo dito, di ba may alabs na gano'n? Maliit siya, di niya kasi magawa na pag apaka mo ito gagano'n ka, di ba? May lalabas sa tubig na gano'n. Ang ginawa niya, kumuha ng upuan, yung upuan na ano, plastic, single, hila-hila niya, at yung paanong upuan, doon niya, doon niya nagay para pag siya sumakay o siya tumatong didiin yun. Ayun, gumanon. Tuwang-tuwa siya, nakatawa siya. Grabe, magaling diskarte. Kaya yun ang natutunan mo sa akin. Paglaki mo ngayon, yun ang natutunan mo sa akin. Pagka nagkapamilya ka sa anak mo, yun ang gagawin mo. Ikaw pa yan. May Brooklyn, igawin mo rin yun. Lahat yun. O, ngayon, ganoon tayo, advice ba? Ngayon, ganito, ang papayo ko sa'yo, sa anak mo, malalaki o mababae man, kung ano yung ginagawa ko sa'yo, i-advise mo. Yung bang ginagawa mo na hindi siya marunong magtrabaho sa bahay, turuan mo na siya. Hindi na may sabihin na yung mayroon sa matuto habang siya lumalaki. Pinakadabis, alingap lang, ang bata habang lumalaki, makulit. Hindi niya maalam kung tama o mali. Pag pinalo mo, paluin, pwede di paluin ha, padapain mo. Di ba alam mo naman yun? Sa mong patuloy, sa quit time. Tapos may, ano,
Ay, sabihin ka, diplomasya. Tapos tahag mo siya after. Huwag. Sabihin mo. Yan, makalingap. Thank you po. Makalingap. Alis na daw kami. Sige pa. Ingat pa. Thank you, makalingap. Bye-bye at God bless po sa inyo lahat. Congratulations po Kuya Brooks and Tita Elena po sa newborn baby nyo na si Brooklyn po and siyempre sa bulsong kapatid namin ni Hannah. And mga kalinga binigyan lang natin ng konting pandagdag po sa pangrastas nila dun. And siyempre gusto ko po magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin. Siyempre kung di naman po dahil sa mga suporta nyo, hindi ko po maibibigay yung mga tulong na naaabot ko po. Siyempre masarap sa pakiramdam. Lalo na po dun sa pamilya ko na nakapag-provide po ko ng mga pangangailangan nila. So sana po magkayo magsawa sa support ng mga kaningap. God bless po sa inyo.